We need to draw lines about right from wrong, biblical, non-biblical, but we have to do it for the right reason. It's not to win arguments. It's not to stand smart. It's not for a political debate. We draw lines because we better want to love God and we want to love other people. For authentic discipleship, loving Jesus, knowing him, and thereby making him known. It's all about coming back to our first love. You want to be a disciple maker of Jesus? Don't ever lose your first love. For you to be effective, your behavior must be anchored on love. And love means relationship. You want to evangelize people? Build relationship. You want to impact your family? Build relationship. We are to be motivated by love. Our behavior should be anchored on love. Are you ready for the annual Intentional Discipleship Conference? IDC, Intentional Discipleship Conference, known by love, January 25 to 27, 2024. With our live international speakers, Sean McDowell, Reverend Edmund Chan, Dr. Peter Tanchi, and joining us for the first time, Reverend Paul Jeyachandran and Jack Hollis. Get your discounted tickets now, buy on-site or online via idc.org.ph. Stay updated on Telegram, Viber, and Facebook. Who run the world? Girls! We grew up in sort of a matriarchal society. Submission has such a bad rap kasi. Yeah. Where do you get these definitions? In the Philippines, we're so used to telenovelas. Instagram. Social media. Minsan we think that when we are vulnerable or when we feel broken, no, we are weak. So yung naging distortion doon is, pag nag-submit ka, talo ka. Or mahina ka. Or ano, wala kang laban, di ka papalag. Parang there is strength in obeying God's word and in submitting to authority.
panahon at nararapat natin siyang uriin. Amen? So why don't you clap your hands? Let's worship our God this afternoon. Jesus, our hearts are glad in your presence today. Itinataas mo namin ang pangalan niyo, aming Panginoong Diyos. We pray, Lord, that you would be in our presence today. As we lift your name on high. So glad you came to
of Jesus. Amen. Patuloy natin siyang purihin. Siya na namatay para sa atin. Kahit di pa natin siya kilala,
mahal mo sa bawat
ating Panginoon, ang pinaka-importante ng nangyari.
Why don't we give God another round of applause? He deserves all of our glory. Amen and amen. Pagpapatuloy po natin ang ating series na Make Your Life Count. Pero bago po muna tayo mag-discuss tungkol dito, meron muna akong tanong. Ano po yung something no, na akala ninyo totoo, pero nung tumatanda kayo, na-realize nyo hindi pala totoo? Pwede nyo bang i-share sa katabi ninyo? Akala nyo, buong buhay ninyo, nung bata kayo, akala nyo totoo ito. Tapos nung tumatanda kayo, nalaman nyo, hindi pala yun totoo. Meron ba? Si Santa Claus daw, sabi dito sa harapan. Oo. Sino si Santa Claus ang tanong sa akin? Oo. May mas magandang balita tayo kay Santa Claus. May Jesus Christ. May mas magandang regalo ang Christmas. Hindi si Santa Claus, si Jesus Christ. Pero ito po, isang bagay mga kapatid. Akala ko po nung bata ako, actually, nagulat nga ako na ito pala ang tawag dito. Alam nyo ba kung ano yan? Ito po ay aroma beads. Pero nung bata, mga batang 90s, palakpakan naman. Yeah. But parang pati yung hindi batang 90s nakipalakpak. Lahat tayo 90s. Oo, 19th century pala. Ayan. Ang tawag pala dyan sa English ay aroma kisses. At nung bata kami, usong-uso yan. Yung mga babae sa classroom, may dala silang maliit na lalagyan. May bulak. Tapos may kisses sa loob. Tapos pagyayabang nila, ito, anong ginagawa nyo dyan? Nanganganak yan. Nasabihan na ba kayo noon nung bata kayo? Oo, talagang ako, yung mga nag-claim na nanganganak daw yung kisses nila, kinabukasan, tatanungin ko, ano, nanganganak ba? Tapos papakita nila, ay ano, tingnan mo, dumadami oh. Ha? Nanganganak nga, saan kaya gawa yun? Apparently, para dito sa message na to, na-realize ko po na aroma beads are actually absorbent beads. So kapag nilagay mo siya sa bulak na may alcohol, pabango, tubig, lalaki siya. Kaya kapag naglagay kayo ng mag-asawang kisses sa bulak, para silang nanganak kasi lumalaki. Kaya nagmumukhang dumadami. Yun pala yun. Biruin mo, paano kung di ko yun nalaman at di ako nag-research nito? Pag nagka-anak ako, anak ang kisses nanganganak. Oh, baka magparami siya ng kisses, mag-breed siya ng kisses. Masisira ang buhay niya. Pero mga kapatid, hindi lang naman ito. Maliit lang na bagay ito eh. Maraming bagay sa mundo, kapag hindi mo alam ang totoo, delikado. Hindi mo alam kung ano ba talaga ang daan patungong langit. Hindi mo alam kung anong tama at mali. Hindi mo alam kung saan kakukuha ng pag-asa. Hindi mo alam yung mga bagay nito. Naku, pag wala kang alam, ikaw ay talo. Dapat yung may alam palagi. Dapat meron tayong focus. Meron tayong focus doon sa itinuturo sa atin ng Panginoon. And mabalik tayo sa 1 Corinthians. Kasi sa 1 Corinthians po, patapos na tayo mga kapatid. Ito na ang second to the last chapter ng ating series of 1 Corinthians. At kung magto-throwback ako, makikita nyo sa inyong screens, iba't ibang problema pinag-usapan natin sa 1 Corinthians. Simbahan ito, they are believers, pero marami pa ring problema kahit they were Christians already. Problems with divisions, nag-aaway-aaway sila. Problem with immorality, may immoralidad pa rin kahit doon sa simbahan nila. Problems with marriage, itong problems with marriage, simbahan na to, may problema pa rin sa marriage. Kaya nga po, napakahalaga ng usaping ito eh. Inaayon dapat natin yung ating buhay sa salita ng Diyos. Yun yung gustong mangyari ni Pablo. Kaya niya sila pinagsasabihan. Ano mang mga problema ang napag-usapan natin? Mga gray areas. Ang mga pwedeng kainin, bawal kainin. Yung idols at yung worship. Mahalaga rin po yan. At yung problems with spiritual gifts. Kaya nga last week po, pinag-usapan natin, kasama natin si Pastor Bong, di ba? Build up one another.
yun po doon natin gagamitin yung ating mga gifts, yung ating spiritual gifts, yung ating talent. Gagamitin natin para mag-encourage sa isa't isa. Nag-encourage ba kayo sa isa't isa? Oo, konti lang yung nag-encourage. Naku, Lord, tulungan niyo sila. Balikan niyo po yun ulit ha, para mag-encourage kayo sa isa't isa. At ngayon, babalik tayo sa chapter 15 naman, Problems Concerning the Resurrection. Ang mensahe po natin ngayong hapon, Know, Believe, and Live the Gospel. Okay? Sabay-sabay po tayo. Ito, mag-action din po kayo, kailangan makikita ko. Nung bata kayo, ginagawa nyo, dream, believe, survive, starstruck. O, parang ganun din po yan. Know, sa ulo ha. Sentido. Know, believe. Nagbi-believe tayo, hindi lang sa utak, pati sa puso. And then live, turo nyo yung ground, kung saan man kayo nakatayo. Live. Okay? Live. Know, sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go. Know, believe, and live the gospel. Okay, malinaw po ang message natin ngayong hapon o gabing ito. Okay, pagpapatuloy po natin ang ating pag-uusap. 3 punto po. Hulaan nyo kung ano ang 3 points natin for today. Yun din. Know, believe, and live. Okay? Mauna tayo sa know. Bakit mahalaga ang know? Tingnan po ninyo ang verse na Hosea chapter 4, verse 6. Many people are destroyed for lack of knowledge. Many people are destroyed for lack of knowledge. Because you have rejected knowledge, I will also reject you from being my priest. Since you have forgotten the law of your God, I will also forget your children. Nagagalit ang Panginoon at sa pamamagitan ng propetang si Hosea, sinasabihan niya yung bansang Israel, dahil kayo'y nakalimot, lagot kayo sa akin. Dahil hindi nyo inalam kung ano yung tama, lagot kayo. Kayo po ba naniniwala kayo mahalaga ang knowledge? Sino dito gustong-gusto ang knowledge? Kita nyo, napakahalaga ng knowledge. Kasi hindi nyo nga alam kung magtataas kayo o hindi. Siyempre, lahat tayo gusto natin ng knowledge. Gusto natin may alam tayo. Mahalaga yun. Pakitapik nga po yung katabi nyo, baka tulog na agad. Oo. Sa sintido nyo gisingin, hindi, joke lang. Knowledge, mahalaga po that we know para hindi tayo naliligaw. Pagpasok natin ng 1 Corinthians 15, yan ang unang bungad ni Pablo. Tingnan po ninyong sinasabi, Now I make known to you, my brethren, pinapaalam ko sa inyo, binibigyang alam ko kayong lahat. Ano yung pinapaalam niya? Ano yung knowledge na to? Ito po ay yung gospel. Gospel. Ang salitang gospel po sa Greek language ay evangelion o euangelion. Ang ibig sabihin po nun sa English ay good news. Okay? Kaya nga po, merong emperor ng Rome, si Caesar o Kaisar Augustus, nung pinanganak siya sa kalendaryo, merong nagsasabi doon sa Prian calendar, This is the gospel of the birth of the emperor. Gospel para sa kanila yon. Wala pa si Jesus nito ha. Gospel yon. Ibig sabihin, ito ang good news. Bakit? Bakit good news yung birth na yon ng emperor? Kasi he will give Pax Romana. Magkakaroon ng peace sa buong mundo dahil dito sa emperor na to. Ganon kagaling tong emperor na to. Pero alam nyo, itong emperor na to namatay. At nabura na siya sa alaala ng mga tao. Hindi ito yung totoong good news. Kaya pagdating mo ng New Testament, yung mga apostles of Christ, they point us to the real gospel. Yung totoong good news. At yun yung tinuturo ni Paul sa kanila. Sinusulatan ni Paul, pinapaalala ko kayo, tinuruan ko na kayo ng gospel. Anong ginawa ni Paul sa gospel? Pero bago muna yun, what is good news to you? Para makarelate kayong lahat. Mamimili lamang po kayo sa mga nakikita nyo sa ating screen. 5 good news yan, magtataas kayo ng kamay kung anong pinakagusto nyong good news. Unang-una, nakapasok ka sa isang prestigious na company, nakuha mo yung dream job mo, tataas ka ng kamay. Nanalo ka ng kotse sa raffle draw at dineliver ang kotse sa bahay mo. SUV. Ha?
kumikintab, kumikinang. O nakakuha ka ng isang makapangyarihang visa. Ang visa mo, pwede kang pumunta sa kahit anong bansa. Libre plane ticket. Ganun ka-powerful. Yung loan mo, lahat ng utang mo, plan mo, lahat bayad for life. O di kaya naman nakahanap ka ng cure sa cancer. Tingnan ko lang kung anong gusto niyong good news, ha. Sino dito gusto ng good news? Natanggap ako sa pangarap kong kumpanya. Once lang kayo magtataas. Okay? Okay, meron tayo doon. Alam ko, natanggap na siya sa gusto niyang kumpanya. Pangalawang tanong, nanalo ka ng kotse sa raffle at dinala ang kotse sa bahay mo. Taas kamay. Okay? Alam na. Okay, thank you. Eto na, meron kang makapangyarihang visa na pwede kang pumunta kahit saang bansa sa mundo. Visa tayo dyan. Aba, maraming wanderlust dito . Yung bayad lahat ng utang mo, wala ka nang babayaran kahit kailan sa buhay mo. Magkakasama talaga tayo dito sa 3 PM service, mga kapatid, ha? yung nakahanap ka ng gamot sa cancer. Yan. Aba, alam nyo kung ano yung good news . No? Pero yung good news, ito talaga yun . A Savior has come and has redeemed you from your most implicating sins and mistakes. At hindi ka lang niya niligtas sa lahat ng pagkakamali, lahat ng kasalanan, lahat ng kabulastugang ginawa mo sa buhay mo, pero may bonus pa. Meron ka pang access to eternal life in heaven. In heaven na walang luluha, walang iiyak, walang tatangis, walang mamamatay. Lahat ng prutas nandun, pati dinosaur nandun, pati yung mga idol mo sa Bible nandun silang lahat. Good news ba to, mga kapatid? Kung good news pala yan, dapat binabalita sa iba yan. Yung sinagot nga kayo ng jowa nyo, di ba? Binalita mo sa buong Facebook . Di ba? Meron akong disciple nitong weekend lang. Nag-post . Oo, may jowa na ako. Jowit pa silang dalawa . Paramihan sila ng likes. Ganun talaga. Pag may good news, babalita mo sa iba. So kung ito ay good news, na may nagligtas sa atin, na kahit basubas ang buhay natin, iniligtas tayo, binigyan tayo ng awa, ng pagmamahal, at entitled tayo to go to heaven, to be saved from our sins and live eternity in heaven. Sa palagay niyo, good news yon? Is that good news? Parang konti lang. Good news ba yon? Yes! Amen. Ayan. So tingnan natin anong sinabi ni Paul. Pinreach niya po ito sa kanila. Yung pagpipreach ni Paul, hindi imbento. Hindi siya pumunta sa Corinth at nag-imbento ng kwento. Pag sinabi mong preach, euangelizo, ang ibig sabihin nun, yung totoo, pinoproklama mo. Pinapaalam mo sa kanila kung ano yung totoong nangyari. And so he was telling them, I gave you facts, solid facts about Jesus Christ, about the gospel. And then he said, if you hold fast, kung kakapitan at patuloy kayong maniniwala, okay kayo. Pero kung bibitawan nyo, kung bigla kayong makakalimot, kung tatalikuran nyo yung pananampalatayang yan, sinasayang nyo yung good news. Alam nyo ba yung pakiramdam ng nasasayang yung good news? Kunyari, you applied for a job and the acceptance never got to you. So, nasa bahay ka, nagmumukmok, kailan ba ako mananggap sa trabaho? Pero hindi mo alam, hindi nakarating sa'yo, tanggap ka na. Ikaw na ang boss. Sa actually, sa sobrang galing mo sa interview, ikaw na ang may-ari ng kumpanya. Kaya lang, hindi nakarating sa'yo. Ano sa palagay niyo mararamdaman ninyo? Nagluluksa kayo, di ba? Isang buong taon kayo nagugutom, nagtitiis kayo, tubig lang ang kinakain nyo, water fasting kayo. Tapos after 1 year, nakita nyo, doon nakasingit sa gate ninyo, siningit yung sulat doon. Tanggap ka sa trabaho, actually sa sobrang galing mo, ikaw nang may-ari ng kumpanya.
Isipin niyo yung mararamdaman niyo, sinayang ko, dami kong sinayang. Yun po yung ibig sabihin na you believed in vain. Kapag hindi mo naiintindihan kung anong meron ka dahil sa kabutihan ng Panginoon, sinasayang mo ang good news. Tayo ba, nag-aaksaya po ba tayo ng good news? Meron ba ditong nag-aaksaya? Sana wala. Pero yan ang pag-uusapan natin, kaya mahaba-haba pa po ang ating message. Ang atin pong kalaban sa chapter 15 ay hindi sila naniniwala na buhay si Kristo. Ang kalaban natin sa chapter 15 ay yung Greek thinking. Meron pong mga Greek na matatalino talaga. Kaya nga po naimbento yung mga geometry, trigonometry, algebra, kung ano-ano pang mga math yan. Kaya po tayo nagkaganon kasi yung mga Greek, mahilig silang mag-isip. Habi nila mag-isip. Kaya galit na galit ako eh. Nagproblema patuloy ako sa math dahil dito sa mga to eh. Mga Pythagorean theorem, mga ganyan. Nako, hindi ko nagamit ever sa buhay ko. Ewan ko kung bakit naimbe. Siguro yung mga engineer nagagamit nila. Pero bakit ito po ang kalaban natin? Part of the Greek thinking is this. That our bodies will die and it will decay. And what is most important in this life is not the physical body. Ang importante ay yung laman, the soul. So kahit anong gawin mo sa katawan mo, magloko ka, magsapakan ka, maglasing ka, maganto ka, okay lang kasi mamamatay naman yan. Ang mahalaga mabuti ka sa loob. Ano naaalala nyo sa ganun? Meron kang mga nakikilala, no? Naniniwala po ba kayo kay God? Oo, naniniwala ako sa Diyos. Oo, naniniwala ako sa Diyos. Nagsisimba po ba? Hindi ko lang magsimba, naniniwala na ako sa Diyos. Nakarinig na kayo ng mga ganun tao? Uy, magbagong buhay ka na kung naniniwala. Naniniwala na nga ako sa Diyos eh. Pero ibang klaseng mga pag-uugali ginagawa. Iba-ibang mga kalokohan ginagawa sa buhay. Hindi pa pwede yun. Pero sila, ang kanilang takbo ng pag-iisip, okay lang yan. Katawan lang yan. Mamamatay yan at mabubulok yan. Ngayon, yung mga tao, hindi nagbabagong buhay. Kaya yung Corinth, maraming problema kasi ine-embrace nila itong Greek thinking na ito. So ang sinabi ni Pablo sa kanila, I delivered to you as of first importance. Pinakamahalaga, protos in Greek. Ito yung pinakamahalagang balita na dapat i-embrace nyo. At ano raw yung gospel? Kabisaduhin nyo to, this is the memory verse for this week. That Christ died for our sins according to the scriptures. Ibig sabihin, hindi to imbento, sinabi to sa salita ng Diyos at totoong namatay si Kristo para sa kasalanan natin. And that He was buried and then He was raised on the third day, again, according to the scriptures. Paulit-ulit sinasabi ni Pablo, nasasabi yan sa salita ng Diyos, na andito yan. Mga kapatid, kung hindi kayo sure, tignan nyo sa Biblia, yun yung sinasabi ni Pablo. Nasa Biblia po yan, nasusulat yan. Ano yung mga halimbawa nito? Halimbawa nito is yung Genesis 12 verse 3. Paunang buklat nyo pa lang po ng Bible nyo, kayo ba nagdadala ng Bible? O kahit sa cellphone, nag-i-scroll kayo? Okay? Una pa lang Genesis chapter 12, sa unang bahagi. Anong sinabi dyan? Sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless those who bless you, and those who curse you, I will curse. And in you, all the families of the earth will be blessed. Ano pong ibig sabihin nito? Doon sa planong pag-redeem sa atin ng Panginoon, manggagaling ito sa lahi ni Abraham. Kaya napahalaga po ng usaping Israel at itong mga karatig bansa nilang nangaaway sa Israel. Napakahalaga po ng usaping ito. Kasi binabalik tayo sa pag-uusap tungkol sa Biblia. Galing kay Abraham, magkakaroon ng pagpapala. Sinabihan pa po tayo sa Genesis chapter 2 verse 18. Ang sabi po dito, tingnan natin. Teka lang, nasobran ako ng click. Ayan. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed. Sa punla ng lahi ni Abraham, lahat ng bansa sa mundo ay pagpapalain. Paano nangyari yon? Through Jesus Christ alone. Jesus is the blessing
for all of this world, not just Israel. But kaya nga tayo damay, ang layo-layo natin sa Israel eh. Pero damay tayo kahit dito tayo sa Pilipinas at kung nasan man po kayo sa mundong nanonood ngayon. The blessing is Jesus Christ. Now, maraming tao ayaw maniwala dito. Pero nung na-discover po ang Qumran Cave at nakita ang Dead Sea Scrolls, alam nyo ba yung Dead Sea Scrolls? Ito po ay na-discover sa Qumran Cave at ito yung naging patunay na yung Bibliyang hawak natin ngayon, totoo siya. Kasi may mga records, katulad ng nakikita ninyo sa larawang ito, yan po ang isang buong scroll ng Book of Isaiah. Propeta. Siya, Prophet Isaiah, nakita po yung buong scroll niya at walang halos pagkakaiba doon sa Bibliyang meron tayo ngayon. Ano bang makikita nyo sa Isaiah? Makikita nyo po dyan. Isaiah 53 verse 5. He was pierced through for our transgressions. Hindi pa naiimbento ang pagpapako ng tao sa krus. Pero sinabi na sa Biblia, He was pierced through. At hindi lang yung pagpatay, pati yung dahilan bakit pinatay. The reason why is because of our transgressions, is because of our iniquities. Isipin nyo yun, even during the Old Testament, alam na natin ang plano ni Lord. He wants to redeem us from our sins. He wants to redeem us from our transgressions, from our iniquities, from our failures. And He got it all, si Jesus. By His scourging, we are healed. And then nagpatuloy po yan. Eto pa, napakagandang description. All of us like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way. But the Lord has caused the iniquity of us all to fall on Him. What does that mean? Everybody sinned. Again, katulad ng lagi kong ginagawa sa pre-PM service, sino po dito sa inyo ang never pang nagkasala? Taas po ang kamay. Okay, tinitingnan ko lang po ah. Oh, okay, patas-patas naman pala tayo dito eh. It's a tie. It's a tie for all of us. Lahat po tayo parang mga nawawalang tupa. Yun po ang sinasabi dito. At sa lahat ng kalokohang pinagagawa natin, sinong nag-receive ng palo? Sinong nag-receive ng parusa? Si Jesucristo. Yan po, siya po ang pinag-uusapan sa Isaiah chapter 53. He is the suffering servant. Paano mo nasabi yan, Brother Paul? Tingnan nyo pati verses 9-10. Dinidescribe po kung paano talaga namatay si Jesus at kung anong ginawa sa kanya sa paglilibing sa kanya. Sabi dyan, his grave was assigned with wicked men. Totoo naman, dahil nung namatay si Kristo, kasama niya mga magnanakaw. At kung ibababa sila sa Kristo, itatapon sila sa iisang hukay, kasama niya yung mga kriminal na andun sila nung namatay. Pero anong nangyari? Napigilan. He was with a rich man in his death. There was a rich man in the New Testament. His name was Joseph. Joseph of Arimathea. Siya po ang nag-claim sa katawan ni Jesus. Akin na po, ililibing po namin siya. Kaya nailibing si Jesus. Hindi siya kasamang tinambak dun sa mga magnanakaw. Kaya yung mga sundalo noon, nung nawala si Jesus, hinanap nila dun sa mga patay. Wala nga dito ha. Wala talaga dyan. Hindi mo hahanapin dyan. Ay lang Diyos namin ay buhay at hindi patay. Yan ang ating Jesus Christ, ang ating Savior. He is alive. Now, sinabi po ni Pablo sa Roma, Romans chapter 1. Tingnan po ninyo, napakalinaw nito ha. Concerning his son who was born a descendant of David. At si Jesus po ay nasa lahi ni David. According to the flesh, who was declared the Son of God. He is the promised Messiah. He is the Son. He is the Savior with power by resurrection from the dead. Totoong nabuhay muli si Kristo. According to the Spirit of Holiness and His name, Jesus Christ our Lord. Tim Keller said this, brothers and sisters, if Jesus rose from the dead, then you have to accept all that He said. If He did not rise from the dead,
then why worry about all the things that he said? Naiisip niyo po ba yung sinasabi ni Tim Keller? Kung totoo na nabuhay si Kristo, makinig ka sa kanya. Pero kung hindi totoo, fake news lang. Namatay si Jesus, ninakaw ang katawan niya, sinira ng mga tao itong naggawa-gawa ng kung ano-anong fake news. Bakit pa kayo nagsisimba? Yun yung punto eh. All of Christianity will fall. It will break, or it will fall, or it will succeed on the grounds of the resurrection. Kaya napakahalaga pong ine-embrace ninyo itong resurrection. The issue on which everything hangs is not whether or not you like his teaching, but whether or not he rose from the dead. Dahil nabuhay muli si Kristo, lahat ng sasabihin niya, totoo. Dahil nabuhay muli si Kristo, lahat ng iuutos niya, susundin ko. Naiintindihan niyo pa po? Kasama ko pa po ba kayo, mga kapatid? Andiyan pa po kayo? Very good. Ito po ang blessing sa atin. Kaya tama po na maalala niyo ito. To make your life count, you have to know what you were blessed with because of Christ. Ang dami-daming tao sa mundo nang hihingi ng blessing kay Lord. Lord, kailan mo ba ako ibe-bless? Lord, kailan mo ba ibibigay yung prayer ko? Lord, kailan mo ba ibibigay yung wish ko? Kailan mo ba ito gagawin? Mga kapatid, the greatest blessing of all is that we received Jesus and Jesus paid for our sins. He set us free. Pinalaya niya tayo, mga kapatid. Malaya tayong mabubuhay ng walang pangamba dahil ginawa na niya yung dapat niyang gawin. Tinubos na tayo from our sins. That is something that you should know. But it is not enough that you know. Maraming tao, maraming alam. Lumabas lang po kayo dito sa CCF. Yung kung sino mang makasalubong nyo dyan, tanungin nyo sila, kilala mo ba si Jesus? At sasagot silang lahat, oo naman. Yes, I know. Ewan ko may makasalubong kayo nag-i-English. Pero malamang, no? Pag tinanong nyo, kilala mo ba si Jesus? Oo, kilala ko. Lahat ng tao kilala si Jesus. Pero hindi lahat ng tao naniniwala at nagtitiwala sa Kanya. Hindi sapat na alam mo. Kailangan pinaniniwalaan mo ng taimtim. Believe is the second point. Parang dream, believe, survive. Diba? So yung pangalawang believe, yung pangalawang punto natin, believe. Ang kailangan mo para maniwala ka, pruweba. Pruweba. Pag sinabi kong matalino ako, kailangan patunayan kong matalino ako. 1 plus 1, 2. 2 plus 2, 4. 4 plus 4, 8. 8 plus 8, 16. 16 plus 16. Yung ba yung sukat ng talino? O ano ba sukat ng talino sa inyo? Or sabihin natin, sige, mayaman ako. Sige nga, patingin nga ng bank account mo. Ganon, di ba? Pogi ako. Yan, mabilis patunayan yan. Pag sinabi kong pogi ako, kayang sabihin ng mga tao, hindi eh. Mabait ka. Oo. Okay lang sa akin. Basta ako, mahal ako ng asawa ko. Kahit mabait ako. Pero dito po, para magmaniwala talaga tayo, kailangan alam nyo yung mga pruweba. Mayroon pong proof. Lahat ng pruweba na andyan na para sa resurrection ni Christ. Nakikita nyo po yan ngayon. Isa-isahin natin. Unang-una, yung pag-execute kay Kristo is a proven historical fact. Proven yan. Kahit atheist scholars, ang sinasabi nila, yes, may taong nabuhay ang pangalan ni Hesukristo at siya ay pinatay. Siya ay ipinako. Totoo ang pangyayaring yan. Historical yan. Pangalawa, totoong nangyari po na yung pinaglibingan kay Kristo, walang laman. Totoo po na bumukas yung bato at walang nakitang laman. At lahat po sila pinapatunayan yan. Ngayon, yung mga ayaw maniwala kay Kristo na gawa ng fake news, Toledot Jesu, na ang ibig sabihin, ito ay yung mga kalokohan tungkol kay Jesus. At anong sinasabi nila? Yung katawan daw ni Jesus ay ninakaw. At si Jesus daw ay hindi Diyos. Ang ginawa daw ni Jesus ay kumuha siya ng scroll mula doon sa templo ng Israel at isiningit daw niya dito sa kanyang hita. Pinasok niya sa loob, kaya siya nagkaroon ng kapangyarihan.
Biruin mo yun, hindi nila ma-deny na si Kristo gumagawa ng miracles. Kaya ang gagawin na lang nila, imbentohan na lang natin ang kwentong kalokohan, ng kwentong kutsero. Ayan, nilagay ang scroll sa hita, nagkaroon ng powers. Ikakanood nyo ng mga ano yan, mga cartoons, mga Marvel, di ba? Ganun ang kalokohan nila. Pero hindi nila mapatunayan kasi totoo na the tomb was empty. Ngayon, yung isa, kumalat ang balita kaagad. Kala nyo po ngayon lang nagkaroon ng marites. Talagang dati pa. Dati pa, hindi pa naiimbento yung term na marites. Ang bilis na kumalat ng balita. Sa sobrang bilis ng pagkalat ng balita na nabuhay si Kristo, walang makapag-deny na ito ay alamat. Walang makapag-deny o makapagsabi pala na ito ay isang alamat lamang. Kasi para magkaroon ng alamat, ano ba yung mga alamat? Alamat ng pinya. Di ba? Mga Pilipino, nakausap ko ngayon, nandiyan pa ba kayo? Ano ang alamat ng pinya? Si pina, ayaw maghanap, naghahanap, puro bibig lang ang ginagamit, nasa na yung ganito, nasa na yung ganyan, at nasumpa siya. At nagkaroon siya ng maraming mata. At yun, doon siya tinawag na pinya. Yun, alamat yun. Alam mong hindi totoo. Alam mong joke time lang. No, huwag kayong kumausap ng pinya ngayon. Pina, ikaw ba yan? Dito, alamat lang po yun. Pero ito, hindi to alamat. Kasi napakabilis ng pagkalat ng balita, nalaman agad ng mga tao. Hindi nga nila matago-tago eh. Kaya nga may Christianity ngayon. Kasi pinag-usapan siya kaagad. At merong mga testigo, mga kapatid. Ano yun? Tingnan po ninyo sinabi ni Pablo. He appeared to Kephas or Cephas. Sino yan? Sino po si Kephas? Siya po si Peter. He appeared to Peter and then to the 12. Nagpakita rin siya sa mga apostles, no? And after that, he appeared to no more than 500 brethren at one time. 500 tao ang pwedeng magsabi sa inyo, oo, nung ikatlong araw, nakita ko si Kristo. Oo, nakita ko siya. At ang ganda po nito, tingnan nyo maigi ha, yung verse na to. Most of whom remain until now. Buhay pa rin sila. Nung sinusulat ni Pablo, yung 1 Corinthians, pwede mo pa rin puntahan yung mga taong nakakita kay Jesus when he resurrected. Nakikita nyo yung confidence ni Pablo? Confident akong totoo to kasi kahit puntahan mo sila, sasabihin nila sa'yo, nakita ko si Jesus face to face. Ganun. May mga testigo. Napakahalaga po yan. Kaya itong mga testigong ito, what they did was they preached the resurrection. May papakita po ako sa inyong slide. Maliit po ito, pero sana makita nyo dito sa inyong mga screen. Ang pagpapatunay po niyan ay sa mga unang sermon, unang preaching, ang pinipreach ng mga apostles of Christ, resurrection ni Jesus Christ. Pinatay niyo siya, but God raised him up again. Jesus raised him up again. God raised him again. Lahat po sila, si Peter and John, yung mga apostles, maging si Paul tsaka si Barnabas. Yan po ang mensahe nila. Na si Kristo hindi na natiling patay, buhay siya. At si Paul sa Areopagus. Ang preaching niya sa Mars Hill is about the resurrection. Kasi po itong mga taong ito, ang hilig nila is pupunta po sila sa palengke. Pupunta sa palengke. Hindi para mamalengke. Hindi para mamili. Ang gagawin na pupunta sila doon para makipaghuntahan, makipag-exchange ng mga thoughts. So makikinig, makikita mo yung mga nagtitipon-tipon na tao dyan, tapos lalapitan, tapos makikisali sila sa usapan. Yun ang hilig nila mga Greek. Minsan nga iniisip ko, Greek ba tayo? Parang tayo rin, mahilig din tayo dyan. Diba pag may aksidente sa kalsada, lahat ng nagtatraffic eh. Hindi man sila kasali sa ano, hindi man sila kasali sa aksidente, pero slow-mo din silang lahat. Tapos pagkatapos ng mga 5 minutes nilang slow-mong umaandar, paglampas nun, naka-Facebook na. Kumpleto sa detalye. Di ba? Ganun tayo eh. Ganun sila. Ganun din pala tayo. Pero, ang sinasabi natin, itong mga taong ito, they knew what Jesus did. Bumangon siya mula sa kamatayan at pinagkalat nila ito. Pinagsabi nila ito.
Kinalat nila ang balitang ito. And they stood with it. Lahat sila pinapagalitan. Huwag kayong gumawa ng fake news. Huwag kayong imbento. Hindi totoo yan. Patay na si Jesus. Nilibing siya. Walang katotohanan yan. But they fought for the truth. And in fact, all of them died for it. James, the son of Zebedee, was beheaded in Jerusalem. Nathanael was crucified. Matthew was killed by the sword. Andrew was crucified. Thomas was thrust through with pine spears. Yung Thomas po, Thomasites sa India, may Thomasites po pag pumunta kayo sa India. Bakit? Nakarating si Thomas doon at binahagi yung mabuting balita. Pero pinatay sila. Pinatay sila dahil dun sa balitang binibigay nila sa ibang tao. Si Philip po was crucified sa Turkey. Peter was crucified upside down. Si Jude or Thaddeus was crucified. Si James beaten, stoned, and hit with the head with a club. Grabe. Biruin mo, kung fake news yung sinasabi ko, papayagin nyo bang gawin yan sa inyo? Pinukpo ka na, binato ka na, papahako ka pa sa krus. Patanggapin mo ba yun? Kung kunyari, hindi totoong sinasabi ko, kapag nahirapan ako, aray, hindi, joke lang yun. Di ba, ganun tayo? Pero sila hindi, hanggang kamatayan. Hindi, ito talaga ang totoo. Si Matthias, si James, the brother of Christ, even si Apostle Paul, pinugutan ng ulo. Si Apostle Paul, because he is also a Roman citizen, hindi siya pwedeng ipako. So ang pwede lang gawin sa kanya, pugot ulo. And he died for what he believed was right, what he believed was correct. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay, nagda-doubt po tayo. At meron tayong kapatid na mag-share sa atin ang kanyang testimony, at siya rin po nag-doubt. Totoo ba itong lahat ng mga pinaniniwalaan ko? Mahirap maniwala kapag hindi ako confident dito sa pinag-aaralan o dito sa pinag-uusapan na to. Ang experience po niya, lumayo siya sa Panginoon, paano siya nakabalik? Pakinggan po natin. Tatawagin na kita. Gwapong-gwapo po ito. Dahil sa pangalan pa lang, mga gwapo talaga sila. Tawagin po natin si Paul Jumento. Paul, i-share mo sa amin ang kwento mo. Magandang hapon po. Nag-agree ako na mga gwapo nga mga Paul. Siyang example ng isa nun. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak na tumayo ngayon sa harap ninyo para makapagbahagi ng patotoo kung paano ako ginabayan ng Diyos galing sa buhay ng skepticism papunta sa buhay ng paniniwala sa gospel ni Jesus. So, nung pagkabata ko po, galing sa kindergarten hanggang sa makapagtapos ako ng elementary, pinalaki ako sa mga katuruan ng Christianity. Bawat linggo, ang aking pamilya ay laging pumupunta sa church. Tsaka yung mga kwento galing sa Biblia, kunwari yung si Moses, binuksan niyo yung Red Sea, tapos yung manna galing sa heaven, lahat ng yun pinaniwalaan ko. Wala akong doubt sa isip ko. Kasi syempre, bata, tapos sinabihin ako ng magulang ko na ito yung mga nangyari. E syempre, wala naman din akong ibang alam pa nung time na yun. Sabi ko, okay. Totoo nga yung mga bagay na yun. At tinignan ko yung mundo galing sa biblical na mindset, na worldview. Naniwala ako sa Diyos, naniwala ako kay Jesus, naniwala ako na nabuhay siya, namatay at nabuhay muli. Mas parang wala lang akong doubt. Okay lang siya for me. Pero, nagbago ang lahat nung yun nung pumasok ako sa isang secular na high school. Dito, nakarinig ako ng iba't ibang uri ng pananaw, paniniwala at mga philosophy na sumubok sa aking pananampalataya. Dito na question ng mga tao kung ano yung pinaniniwalaan ko. Kasi sa tenga nila, parang napaka silly o parang napaka imposibleng mangyari yung mga sinasabi ko tungkol sa Biblia. At napaisip din ako bakit nga ba ako naniniwala sa pinaniniwalaan ko? Na-realize ko na
naniniwala lang ako kasi sinabihan ako ng mga parents ko, mga churchmates ko, tsaka kaibigan ko na dapat dito maniwala kay Jesus. At hindi dahil alam ko yung evidence o yung proof para sa Biblia. Ang kaisa-isang rason lang ay dahil sinabihan nila ako na maniwala. So, nung napag-isipan ko yun, na-realize ko, o nga no, bakit ko ba ito pinaniwalaan? At yung mga doubts ko dumami. Napaisip tuloy ako ng mga ibang mga question tulad ng kung totoo ba talaga ang Diyos? Kung totoo ang talaga ang Diyos at sinabi sa Biblia na mapagmahal siya, edi bakit meron pa ring paghihirap at kasamaan sa mundo? Kung talagang makapangyarihan ng Diyos upang paalisin ang lahat ng uri ng sakit at kasamaan, bakit hindi niya pa rin ginagawa? Akala ko ba may Diyos? Sabi ko, ano? Baka wala. At napaisip din ako, paano ako maniniwala sa isang tao na nabuhay galing sa patay? Di ba sabi ng science na imposible yun na mangyari? Hindi pa naman nangyari yun sa buong history ng humanity. Tapos ngayon sinasabi mo, dapat maniwala ako sa taong nabuhay galing sa matay. Paano yun? Parang fiction lang ang nakasulat sa Bible. So nung tinanong ko yung mga question na to sa mga mentor ko, pinakinggan ko sila. Pero dahil hindi pa ready yung mind ko na i-internalize at makinig sa mga sagot nila, hindi ko sila pinansin masyado. At sinabi ko, nag-research din ako sa ibang mga religion, nag-research din ako na hindi lang pala Christianity ang totoo. Meron ding Islam, meron ding Buddhism, meron ding Hinduism. Sino ba naman ako makakapagsabi na tayo lang yung totoo? Sino ba naman ako makakapagsabi na mali silang lahat? So, galing sa punto na yun, sinabi ko, magiging skeptic muna ako. Ayoko munang paniwalaan yung Christianity lang. Hindi ko pa naman alam talaga kung totoo yung Christianity. Malay ko ba, yung iba pala yung totoo, tas anong ginagawa natin dito ngayon? Anong ginagawa ko sa church? No? So nung naging skeptic ako, yung naging lifestyle ko, sinabi ko sa sarili ko, sige, mag-aaral na lang ako ng maayos, magkakaroon na lang ako ng mabuting trabaho, at saka gagawa na lang ako ng mas maraming mabuti kaysa mali. Tsaka sana, iniisip ko noong time na yun, sana kung sino mang Diyos yung totoo pala, sana kung pag namatay ako, sana i-accept niya ako sa kung ano mang good place yung meron pagkatapos. Hindi ko alam si Jesus ba, hindi ko alam si Allah ba, ganun. So, confused talaga ako noong time na yun kung nung hindi ko pa alam na si Jesus ang totoo. Pero, hindi rin nagtagal na na-realize ko itong lifestyle, itong mindset na ito, hindi pala nakakabuti para sa akin. Lalo akong naging confused sa kung ano ba talaga ang definition ng tama at mali at ano ba ang purpose ng aking buhay. Nalulungo ako sa kasalanan at nakagawa ng mga bagay na nakasakit sa aking mga kaibigan at pamilya. At saka kahit na nagtatrabaho na ako at kumikita ng okay na amount nung panahon na yun, nakaramdam pa rin ako ng kawalan ng pag-asa, naliligaw at desperadong magkaroon ng kasagutan. Narealize ko na walang katanyagan, kayamanan, libangan, relasyon o kasikatan ang makapag-satisfy sa buhay ko. Kaya nung dumating yung pandemic nung taong 2020, nagkaroon ako ng oportunidad para pag-aralan at patunayan kung ang Christianity ba talaga ang totoo. Nagdesisyon ako na seryosohin ang aking spiritual journey, kaya nag-resign ako galing sa trabaho para makapag-aral ng theology at apologetics galing sa mga teacher galing sa internet. Nag-enroll ako sa mga online courses at halos 15 oras kada araw, araw-araw, for 1 year. Nagre-research ako tungkol sa historicity ng resurrection,
the origins of the Bible, tsaka mga prophecy na tinupad ni Jesus at kung ano-ano pang mga topic. Binasa ko ang New Testament na halos na 6 na beses at 3 beses paulit-ulit yung Torah at nakarinig ako ng sobrang daming oras ng pakikinig sa podcast galing sa mga Bible scholars. At matapos ng aking napakatagal na pag-aaral ng Biblia, pagdarasal sa Diyos na ipakita niya ang aking sarili sa akin at pag-iiyak na paghingi ng kapatawaran para sa aking mga kasalanan, na masasabi ko na matapos ng 1 taon na si Jesus nga talaga ang Mesiya, na dumating siya sa mundo, namatay para sa ating mga kasalanan, nabuhay muli, at binibigyan niya ngayon ang kung sino man na maniniwala sa kanya ng buhay na walang hanggan. Narealize ko na si Jesus ang totoo at hindi yung ibang mga relihiyon, hindi atheism, hindi kung kahit ano pa, pero si Jesus lang. Praise God po. So nung narealize ko na yung Bible at si Jesus yung katotohanan, sabi ko sa sarili ko, hindi ako pwedeng manatiling tahimik lamang tungkol sa Kanya. Hindi ako pwedeng manatiling tahimik. Hindi ako pwedeng maging passive at hayaang mamatay na lang ang aking mga kapamilya at kaibigan na hindi nakarinig ng gospel ni Jesus. So, nung naisip ko to, kinausap ko yung mga kaibigan ko kung pwede nila akong tulungan magsimula ang makipag-share ng gospel sa kung sino man na pwede namin ma-invite. Kaya, nag-start kami ng mga Bible study nung pandemic. So, 3 times a week, nag-verse by verse kami sa Zoom at natapos namin yung Colossians, Galatians, at Philippians. So, every week yun. Nagsimula rin kami ng 3 weekly discipleship groups para ma-lead ko yung mga kaibigan at mga kapamilya ko sa kanilang journey ng pananampalataya. At naging involved din ako sa iba't ibang mga CCF satellites at nagkaroon ako ng oportunidad para makapag-share, makapagturo ng apologetics at theology dun. At last year, inilagay ng Diyos sa aking puso na pumasok sa isang seminary upang mas mahasa pa ang aking karunungan at kasanayan. Dito ay lalo akong natututo, hindi lamang sa kaalaman ko theologically, pero hinuhulma rin ng Diyos ang aking character upang mas mahalin pa siya at ang mga taong nasa paligid ko. So, ako po si Paul Jomento, isang dating skeptic, pero ngayon ay natagpuan na ni Kristo at dito sa Kanya ay mananatili na. Kay Jesus lang lahat ng kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat, Paul. Si Paul po, katulad ng karamihan sa inyo na tinitignan niyo, batang-bata po siya, wala pa po siyang asawa, kaya pwede pa po siyang mag-aral ng mga ganito. Alam ko po, makaramihan sa inyo, kinakabahan kayo sa inyong mga anak na sana hindi po sila maniwala doon sa kung anong pinaniwalaan ni Paul dati, na parang hindi ko yata kailangan to, parang hindi yata to totoo ah. Kaya po, pwede nyo po siyang i-email, pwede nyo lang po kayo makipag-usap sa CCF kung may tanong po kayo at hahayaan po namin kayong makapag-email kay Paul at makapag-share siya ng kanyang mga nalalaman sa inyo. Pero gusto ko pong i-establish lamang ito bago natin siya ipag-pray. Napakahalaga po ng next generation, mga kapatid. Katulad po niya, nung panahong siya'y nag-aaral, doon nag-umpisang maligaw ang landas. Yung mga kabataan po natin ngayon, kung ano-ano ang ituturo sa kanila sa mga eskwelahan, kung ano-ano yung mga posibleng kaisipan na isusubo sa kanila, ipipilit sa kanila, kailangan natin po silang maprotektahan. Kaya po napakahalaga ng Elevate Movement. Kaya po kung meron ditong mga taga-Elevate, kaway-kaway po kayo dyan mga kapatid, pakisuportahan po ang ating Elevate Ministry. You want to be part of students' lives changing, katulad ng kung paano din niya na-discover ang Panginoong Jesus,
sumuporta po kayo sa Elevate, no? Pwede ho kayo, kung may kakilala kayong mga kabataan ngayon, pag-attendin nyo po sila ng SNS o ng Elevate, and then make full-time missionaries out of them. But you, yung mga medyo matatanda na po, pwede naman po kayong sumuporta sa kanila. And also send missionaries out to your campuses. Kung teacher kayo, principal kayo, eto na yon. Lagyan mo ng Elevate dyan sa school mo. Huwag mong ipagdamot ang good news. Dahil maraming katulad ni Paul ang pwedeng magbago pag nalaman nila kung ano ang katotohanan from the Bible. Pag-pray po natin si Paul. Panginoong Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, iniaangat po namin sa inyo ang aming kapatid na si Paul. Tulungan niyo po siya, Panginoon, na maging tapat sa inyo at maglingkod sa inyo sa kung anumang paraan niyo siya tinatawag, Panginoon. Ang amin pong dasal ay manatili siyang tapat sa iyo, manatili niyang mahal kayo ng lubusan, at Lord, gamitin po ninyo ang kanyang buhay upang mas maraming tao pa ang makakilala sa inyo at hindi maligaw ng landas o malilito sa mga kasinungalingan ng mundo. Gamitin po ninyo si Paul, O Lord, for your honor, glory, and praise. We pray this in Jesus' name. Amen and amen. Maraming salamat, Paul. Sana marami pang maging katulad ni Paul. Pagpatuloy po natin ito, Matthew 24 verses 12 to 13. Ito po ay warning ni Jesus Christ. Because lawlessness is increased, most people's love will grow cold. Marami sa atin manlalamig. Marami sa atin mabobor. Marami nga sa inyo natutulog na ngayon eh. Pakigising na po. Most people's mind will sleep. Ano bang, tama yung English ko, di ba? Oo, kaya pakigising po. Kailangan you endure to the end. At itong service na to, kung nag-overtime po si Pastor Peter, mag-overtime din tayo. Kaya you endure to the end, ha? Pakigising yung katabi, sabihin, matagal pa daw tayo dito. Wag mo namang ikutin ang mundo sa panaginip mo, ha? Pero ito pong sinasabi ko. Kung totoo yung faith natin kay God, kailangan hanggang dulo, maghirap man tayo, marami mang atake dumating sa atin, marami mang mang-away sa atin, marami mang mag-question sa atin, anong kailangan? Kailangan kumapit tayo, tumindig tayo sa katotohanan, at wag na wag nating tatalikuran ito. Kahit pilitin pa kayo ng mundo, hindi totoo yung Christianity. Grabe naman kayo mga Christian, masyado kayong conservative. Hindi kami konserbatibo. Nasunod lang kami sa salita ng Diyos. Gusto lang namin nasa tama kami. Yun ang tindigan nyo, yung tama. At hindi kayo papabayaan ng Panginoong Hesukristo. He will see you to the end. Because He is victorious, He will be with you. Yan ang confidence ninyo. Huwag mawawala yan sa inyo, mga kapatid. Ngayon, sabi po dito, may warning tayo sa kapatid ni Jesus. James chapter 2, verse 19. You believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder. Lahat ng tao, pag din mo naniniwala ka ba kay God? Oh, naniniwala ako. Pero di mo nakikita na totoo yung paniniwala niya kay God. Bakit? Kasi, gumagawa pa rin ng mali. Eh, yung mga diablo daw po, naniniwala din kay God. Nangangatog pa nga sila sa takot kay God eh. Wala tayong pinagkaiba pag ganun. Dapat hindi nyo lang alam at naniniwala kayo, pero yung paniniwala ninyo, dapat binabago rin po ang buhay nating lahat. Tingnan po ninyo ito ha. Believing is not just done in the head. It must transform the heart as well. Hindi lamang po tayo nagpapatalino. Hindi lang po kayo mag-aaral ng apologetics para maging matalino. Dahil kahit anong talino natin, pag nakipag-usap tayo sa iba at hindi nila naramdaman si Kristo sa atin, walang kwenta lahat ng pinag-aralan natin. Ang mga Kristiyano po, gustong itama ang mali. Gusto mag-preach ng gospel. Pero dahil puro kaalaman lang ang pinipilit, eto, parang ang ginawa, nag-away-away na lang yung mga Kristiyano. Hindi yun ang will ni Lord. Ang will ni Lord, magbago yung isip natin, mabago yung paniniwala natin, at magbago yung mga pag-uugali natin. Nang sa gayon, yung mga tao sa paligid natin, bakit ka masaya? Bakit ka mabait? Bakit inaalagaan mo kami? Bakit considerate ka? Bakit very humble ka? Bakit ganito? Bakit ganyan? Si Kristo kasi, binago ang puso ko. Dapat ganun ang mangyayari. Ang buhay nyo ba sinasalamin kung saan kayo naniniwala? Kung naniniwala kayo kay Lord, dapat nakikita sa buhay nyo, ay kay Lord nga to. Hindi to sa kaaway. Kay Lord nga ito. Dapat ganun po tayo, mga kapatid.
2 Timothy 2:17 to 18. Meron pong warning dito si Hymenaeus at saka si Philetus. Sila po ay tumalikod sa pananampalataya. Tumalikod. Pwede pa lang mangyari 'yon. You believe, tapos babackslide ka, aalis ka sa faith. Posible 'yon. Tingnan niyo po ayan, no? They have gone astray saying that the resurrection already taken place. Anong ibig sabihin nun? Wala na daw resurrection. Dinideny na nila. Si Jesus lang ang nag-resurrect. Walang ibang taong magre-resurrect. Naku, yung mga ganyan, nag-iimbento kayo ng theology niyong sarili. Hindi totoo yan. Lahat tayo may chance ang mabuhay muli. Dahil nga yun yung pangako ni Kristo eh. Alam niyo ba, may mga atheists na biglang naniwala kay Kristo after nilang pag-aralan lahat ng mga bagay na tinuturo natin ngayong hapon o ngayong gabing ito. Simon Greenleaf, Lionel Lukho, at saka si Lee Strobel. Lahat sila antay. Lahat sila ayaw nila maniwala. Lahat sila sinasabi, hindi totoo yan. Ganyan sila. Pero nung chinallenge sila, nag-aral sila. Tiningnan nilang records, tiningnan nilang scripture, tiningnan nilang history. Ano nangyari sa kanila? Naging believer sila. Lalo na po si Lee Strobel. Ayaw niya talaga ng mga Kristiyano. Galit na galit siya na yung asawa niya naging Kristiyano. Pero nung naging Kristiyano yung asawa niya, bumait. Bumait yung asawa. Pinagluluto na siya. Pinapakain na siya. So kinakabahan siya. Sabi niya, nilalasong kaya ako nito. Hindi po niya sinabi yon. Basta na, nagtaka siya, parang ang bait nito sa akin. Ha. Sama nga ako sa kanya sa simbahan. Sumama sa simbahan para sana gusto niya iligtas niya yung asawa niya. Naku, baka maligaw ka. Ililigtas kita diyan. Ano nangyari sa kanya? Naligtas siya ni Lord. Nahipo ni Lord ang puso niya at nagpakita ang Panginoon sa kanya sa pamagitan ng kanyang salita at nalaman ni Lee Strobel kung anong katotohanan. Bakit po? Dahil may taong willing ipakita sa kanya kung anong ibig sabihin ng pinaniniwalaan niya. We believe by faith, brothers and sisters. And what is faith? Naalala ko ito dahil yung nanay ko, kinikwento niya sa amin yung college. Isa to sa mga ni-recite niya sa kanyang teacher. Kaya kahit hindi ko pa nababasa yung Hebrews nung bata ako, alam ko na na may verse na ganito. Kasi yung nanay ko, doon sa school nila, siguro parang tinusubok siya ng teacher eh, theology teacher eh. Tinanong, what is faith? Miss Lopez, what is faith? At ang nanay ko sumagot, faith is the assurance of things hoped for, a conviction of things not seen. At talagang namangha yung teacher sa kanya. Di niya alam, nag-memorize lang ng Bible verse yung nanay ko. Kasi Hebrews 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Hindi mo man nakikita, hindi mo man naranasan ng in the flesh, hindi mo man na-experience, nagtitiwala ka. That is faith. Inilalagay mo yung buo mong paniniwala kay Kristo. Inilalagay mo yung buo mong pananampalataya sa ginawa ng Panginoong Hesukristo. Magbabago ang buhay mo kung ang faith mo ilalagay mo kay Jesus Christ. Hindi ka natatawag kung kani-kanino. Bakit ka pa mag-long distance call kay ganito, kay ganyan, kay santo ganito, kay santo ganyan? Dumirekta ka na. Diba? Kaya nga, we pray in Jesus' name. Because in the name of Jesus, every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. Yan ang Panginoon natin. Ang tanong, nananampalataya ba tayo sa Kanya? And if we believe, we must live the gospel. Pagpatuloy lang natin para matapos natin ang 1 Corinthians 15. Sabi ni Pablo, I am the least of the apostles. Not fit to be called an apostle. Bakit? Alam niyo ginawa ni Paul? He persecuted the church. Marami siyang pinapatay na Kristiyano. Yung unang-unang Kristiyanong pinatay, si Stephen, na andun siya. Sige, batuhin niyo ng bato yan. Imbento ka, ha? Batuhin niyo ng bato yan. Namatay si Stephen. Tuwang-tuwa si Pablo nun. At ginawa niyang misyon ng buhay niya, aatake ko lahat ng Kristiyano. Lahat ng Kristiyano, susugurin ko kayo. Hindi ko kayo tatantanan, sabi niya. Anong ginawa sa kanya ni Lord? Kinatagpo siya ni Lord. Nagpakita si Jesus Christ sa kanya at sinabihan siya, may misyon ka para sa akin.
may gagawin ka para sa akin. And so what did he do? By the grace of God, I am what I am. And his grace toward me did not prove vain. Hindi na sayang yung grasya ng Panginoon. Bakit? Kasi ginawa niya yung role niya. Tayo kadalasan nag-aaksaya tayo ng grasya ng Panginoon eh. Niligtas nga tayo sa kasalanan eh. Nininis nga tayo mula sa mga kamalian natin eh. Pero ayaw natin pag-usapan si Jesus sa mga pagkakaibigan natin, sa mga gathering natin, sa mga family fellowship natin. Pag may birthday party, ayaw mo mag-pray. Ina-assign mo pa yung bata mag-pray para yung bata na lang magpe-pray. Nahihiya ka mag-pray. Ikaw talaga. Kaya kung may party, ikaw mag-pray. Pag-pray mo silang lahat. Tapos sabihin mo, bago tayo mag-pray. Gusto ko sabihin sa inyo, mga kamag-anak, kung di pa naniniwala kay Jesus, ha? Ito po ang gospel. O, di yun muna, bago nyo pag-pray yung pagkain. E magpapasko na, mga kapatid. Yung mga Kristiyano talaga, mag-volunteer na kayo sa pamilya ninyo. Kung may pang hindi Kristiyano sa pamilya ninyo, sabihin nyo, sige, sa amin na kayo mag-Noche Buena. Pero bago tayo kumain, bago tayo lumafang, anong gagawin muna natin? May Bible study muna tayo. Aalamin muna natin kung bakit may Christmas. Ano ba ang tunay na kwento ng Pasko? Ito. And then share the gospel to them. The greatest Christmas gift you can ever give this Christmas is for your close friends and your relatives to know who Jesus is and to find the hope, the love, the great life that they can have in Christ Jesus our Lord. Yan po ang ating mission, mga kapatid. We have to live the gospel out because the gospel is worth our labor and dedication because it is the assurance of things hoped for and conviction of things not seen. Pangako itong pwede nating panghawakan, mga kapatid. Kaya kung nahihiya kayo mag-share ng gospel, wag. Makapangyarihan yan at kailangan nating lahat yan. Tingnan po ninyo ang verse na 1 Corinthians 15 verse 8. Sinabi ni Pablo dyan, tatlong pangalan, si Kepas, si James, at si Pablo. James, Peter, and Paul. Kung kayo po ay magtatayo ng simbahan, kukunin nyo bang pastor ng simbahan ninyo? Si James, si Peter, at si Paul. Si James, ibang James to ha, hindi ito yung James, brother of John. This is James, brother of Jesus. Biruin po ninyo, nung bata sila, nagpapatintero lang sila, nagtutumbang preso lang sila, nag-i-step, no, stepies lang sila. Tapos si Jesus, biglang ako, akong tagapaglig, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Isipin niyo kung kayo yung kapatid ni Jesus. Sinasabi mo? Lumaki tayong magkakasama, imbento ka, ha? Diba? Ganun lang. Kalaro lang niya yan, eh. Ayaw niya maniwala. Hanggang mamatay si Kristo, ayaw niya maniwala. Pero nung nabuhay si Jesus, nagpakita si Jesus kay James, brother of Christ. At simula noon, he believed. Alam niyo bang itong kapatid ni Jesus na ayaw maniwala? He became the leader of the Jerusalem church. And he stood for what he found out about Christ, even if he was stoned to death. Dahil alam niyang totoo yung sinasabi ni Kristo. Si Pedro na lang eh. Lahat ng mga mahilig mag-deny. Wag na, lagi nyo ako, bakit nyo ako laging dinideny? Diba? Yung mga anak ni Pedro na laging nagdi-deny. Ikaw ba'y umuwi ng gantong oras? Hindi. Nako. Ikaw ba'y may gusto ka dito sa taong ito? Hindi. Pero lagi kang nagte-text. Lagi kang tumatay. Nagmi-miss call ka pa. Diba? Yung mga mahilig mag-deny. Idol nyo siguro si Peter. Sabi ni Peter, never kita i-deny. Sabi kay Jesus, ano nangyari? Natakot eh, sa bata. Hinuli si Jesus, hinuhukom, nililitis. Tapos may batang nagsabi, parang si Peter ka. Ay, oo, si Peter. Nakikita ko to kay Jesus. Uy, hindi ako yun. Hindi ko kilala yan. Layo siyang konti. May isa na namang tao nagsabi, uy, kilala mo si Jesus. Ay, kasama din to. Hindi ko kasama yan. Tapos, lumayo siya ng lumayo, natatago siya. Biglang, eto pa! Kasama ito, di group to ni Jesus! Sino yan? Hindi ko kilala yan. Tiktalaok! Tapos naalala niya yung sinabi ni Jesus sa kanya. Napaganyan siya. No. Bakit? Nagmukmok.
Nagmukmok si Pedro, bakit? Kasi pinaglalaban niyang naniniwala siya kay Kristo, pero nung naghirap siya, tinalikuran niya si Kristo. May mga sundalo po tayo dito sa harap natin ngayon. Yung mga sundalo, hindi pwedeng umatras sa laban yan. Kapag po barilan, mga kapatid, nagbabarilan po kayo. Siyempre, kapag dumating lang yung panahon na may barilan, no? Hindi naman sila nagbabarilan sa pastime nila. Pero pag dumating po yung panahon na kailangan yung paglaban yung bansa, talagang hindi kayo aatras, di ba? Tama po yan? Kapag may narinig silang putukan, lalabas nila yung baril. Lalaban sila. Kaya lang kadalasan yung ibang tao, katulad ni Pedro eh. Pag may question sa inyo, bakit ka Kristiyano? Actually, hindi ako Kristiyan. Bakit ka naniniwala sa pinaniniwalaan mo? Actually, hindi ako masyadong ano. Sakto lang ako. Ayaw mo sumagot eh, di ba? Oh, if you really believe what you believe, can you explain to me how we are saved by grace through faith? Actually, bagong Kristiyan pa lang ako. Ganyan tayo eh. Huwag tayong matatakot sa ganun. Yung mga ginawa ni Jesus ng miracle, anong sinabi sa kanila ni Jesus? Sabi mo sa kanila, anong ginawa ko sa iyo? Yun lang ang bit-bit nila. Ngayon ang tanong, alam mo ba kung anong ginawa ni Jesus para sa iyo? Alam niyo ba kung anong ginawa ni Jesus para sa inyong lahat? Sana kung alam ninyo, bit-bitin ninyo yung balitang iyon. Si Pablo ayaw sa Kristiyano. Eh nagpakita si Jesus sa kanya na bagong buhay niya. Pinakalat ni Pablo ang mabuting balita hanggang Roma, hanggang sa dulo ng buhay niya. He preached the gospel because the gospel changes lives. Ngayon, pagpatuloy natin, if Christ is preached that he has been raised from the dead, ang tanong ni Pablo sa kanila, eh bakit may mga nagsasabi sa inyo na walang resurrection of the dead? May mga naniniwala sa inyo na hindi na tayo mabubuhay. Yun nga po yung problema nila eh. Naniniwala sila na pag namatay sila, end of the world na. Hindi. Mabubuhay tayong muli. Yun yung sinasabi ni Pablo. Kung walang resurrection, edi dapat hindi na lang nabuhay si Kristo. Our preaching is vain. Sayang lahat ng pinagpipreach namin kung wala tayong resurrection. Pagpatuloy natin, moreover, we are even found to be false witnesses of God. Isipin niyo lahat ng nagpipreach, nangangako na there's good future that awaits in you in heaven when we resurrect in the final days. Merong naghihintay sa ating magandang buhay sa piling ng Panginoon. Kung hindi totoong resurrection, nag-iimbento lang tayong lahat, ba't pa tayo nagsisimba dito? Bakit pa kayo pumupunta at bumabiyahe? Alam niyo may pamilya akong kilala. Malayo pa, Bulacan yata, o basta taga-malayong probinsya sila. Pumupunta sila dito buong pamilya para makinig ng salita ng Diyos. Tapos pagkatapos, magkakainan sila. Either dyan sa CAF o dun sa park sa tapat ng CCF, magpipiknik sila dun as a family. Andito ba yung pamilyang yun ngayon? Andito ba kayo? Oh, ayun sila! Ayun! Oh, ayan sila. Kayo yun. Opo. Yan. Oh, di ba? Andito sila. Bakit sila pumupunta dito? Bakit nila ginagawa yun? Kasi hindi sayang yung paniniwala nila. Their faith is not in vain. Hindi nila sinasayang yung mga salitang nare-receive nila dito because they want the greater things. And what are the greater things? The joy, the peace, the love, the hope that we have in Jesus. Philippians 3 verses 20 to 21 tells us this. Si Jesus Christ mismo will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory. Magre-resurrect rin pati yung mga katawan natin. Yun ang sinasabi ni Pablo. Magre-resurrect din ito at magiging glorified body rin ito. Totoong body ba yan? Baka multo yan. Tingnan yung sinabi ni Jesus sa Luke chapter 24. Sabi niya, ako to. Hawakan nyo, touch me and see. Ako to, may laman ako, may buto ako, nabuhay akong muli. And the disciples saw that. And when they saw that, they started talking about that. They started preaching about that because it gave them hope. Ngayon, sabi po ni Pablo, 1 Corinthians 15, kung hindi babangon ang mga patay, let us eat, drink, for tomorrow we die. Ano ibig sabihin nun? Kung wala naman palang resurrection, edi halika na. Mag-inuman na lang tayo. Magkainan na lang tayo dito. Tapos,
mamatay na lang tayo basta-basta. Pero dahil po may resurrection, may nagpapaalala sa inyo na ang buhay hindi lang kung ano yung pinagdadaanan nyo ngayon. Kahit kayo ay naghihirap, kahit kayo po ay may pinagdadaan ng mga problema, may pinagdadaan ng sakit at pagsubok, hindi dito natatapos ang kwento. Dahil may resurrection tayong hinihintay. And our hope is alive in Christ. Nasa Kanya po ang ating pag-asa. Let's look forward to that, church! Let's look forward to Christ. Let's look forward to our second life, that eternal life in Jesus. That's why, sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians 15 verses 18 to 19, those who have fallen asleep in Christ have perished. If we have hoped in Christ in this life only, kawawa tayong lahat. Sayang kung ang hope natin hanggang dito lang sa buhay na to. Please, extend that hope until the very end. You must live it out. We live the gospel and it is a joy and a blessing. Dapat makita yan ng ibang tao sa ating mga buhay. Kayo ba, natutuwa kayo na kayo ay saved? Na kayo ay welcome sa kingdom ng Panginoon? Natutuwa ba kayo na binayaran ni Lord yung mga kasalanan natin? At kung natutuwa kayo, dapat may mga taong nabibless sa inyo. May mga taong nakaka-experience ng pagmamahal ng Panginoon mula sa inyo, papunta sa kanila. Are you sharing the love of Christ? Tingnan po ninyo ito, 2 Peter chapter 3, verse 10. The day of the Lord will come like a thief. It will pass away with a roar and the earth and its works will be burnt up. Masisira, magugunaw ang buong mundo. Darating yan. Huwag kayong mamroblema. Nakikiano kayo, naku, may climate change. Naku, ang daming problema sa mundo. Huwag kayong mamroblema. Sinabi na sa Biblia yan. Masisira tong mundong to. Temporal ito eh. Huwag kayong patayo ng kung ano-ano. Masisira to. Lahat ng ito masisira. Pero hindi yun ang katapusan. Eh sabi ni Pedro, mga kapatid, since all these things are to be destroyed in this way, kailangan nating mabuhay in holy conduct and godliness. And then what do we have to look forward to? The coming of the day of God. Na pag dumating siya at nasira nga ang lahat, hindi pa yun ang katapusan. Dahil may better things waiting for us. And that would be eternity in heaven for those who truly believe in Jesus Christ and the things that He did. And the offering that He did para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At the name of Jesus, sabi ni Pablo sa Philippians, every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Darating ang panahon yun. Sana kasama ka namin. Sa panahon yun na dumating, sana mag-a-admit tayong lahat, yes, Jesus Christ is the King of Kings, and He is the Lord of Lords. Sabi po ni Clive Lewis, or ni C.S. Lewis, Christianity, if false, is of no importance. Kung peke ito, huwag nyo nang pakinggan lahat ng mga preaching dito. Pero kung ito ay totoo, lahat ng sasabihin natin mahalaga. Ang hindi dito pwede, medyo mahalaga. Hindi. Kasi kung totoo ito, baguhin nyo talaga ng buong buo ang buhay nating lahat. Tingnan po ninyo itong verse na to, ha. Pakita ko lang sa inyo. 1 Corinthians 15:58, nadadaanan at babalikan din natin next week kapag si Pastor Bong ang nag-preach sa atin. Sabi dito, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your toil is not in vain in the Lord. Dahil sa pag-asang meron tayo, ang sinasabi po ni Pablo, be steadfast. Manatili ka, fixated ka, matibay ang pananampalataya mo. Kumapit ka ng mahigpit sa Panginoon. Immovable. A metakinetos, ibig sabihin walang galaw. Hindi ka para lumiko sa kaliwa o lumiko sa kanan. Consistent dapat ang lakad mo. Kasi totoo ang sinasabi ng Biblia. Totoo ang mga pangako ng Panginoon at totoong babalik siyang muli. And He will redeem whoever is His. Whoever belongs to Him, He will redeem. And abound in the work of the Lord. Tumodo tayo palagi. Huwag kayong mahihiya na pag nagsisimba, nagsasamba, nagbabasa ng Biblia, parang walang mga mawala tayong gana. Huwag.
itodo nyo, palagi nyong itodo. Bakit? Huwag nyo itodo para sa tao. Itodo nyo para sa Panginoon. Isipin ninyo, pag kayo ay nakatodo sa pagmamahal, kayo ay nakatodo sa pagmi-ministry, ibig sabihin, kahit sinong makatabi mo, alam nyo, may kakilala po ako, isa sa mga disciples ko, pag sumasakay siya ng Grab, dahil syempre, walang pag-uusap yun, walang ibang kasama, yung Grab driver, sineshare niya ng gospel. Ganun siya. At minsan, kahit po dedebatihin siya ng Grab driver, mag-PPM po yan sa akin, anong sinasagot kapag tinanong ka ng ganito? At yun yung ginagamit niya para makipag-uusap siya at ma-share niya yung gospel ng napakaganda. Itong disciple kong to, bless na bless po ako dito. Meron naman akong kilala, volunteer natin dito sa CCF, medyo matanda na po siya, no? Doon po siya nag-volunteer sa Welcome Center. Pero doon sa Welcome Center po, syempre, mas kailangan namin yung mga mas bata, yung mas active. So nawalan po siya ng pagkakataon na mag-share ng gospel sa Welcome Center. Alam niyo pong ginawa ni Lola? Sumasakay po siya ng bus. Papunta ng CCF. Pag-attend ng WOW Ministry at ng kung ano-ano mga ministry dito, sumasakay siya ng bus. Para sa bus, kung sino mang makakatabi niya, sheshiran po niya ng gospel. Mga kapatid, ganun ba tayo? O hinahayaan na lang natin yung Facebook ang mag-preach ng gospel? Wag. If you know the truth, preach the truth. Preach it in love and show people yung hope nila ay nasa gospel of Christ. Kung katanungin ko po kayo anong mensahe natin ngayong hapon, know, believe, and live the gospel. Isabuhay po ninyo ang ating pinaniniwalaan. Ipakita ninyo kung bakit masaya kayo, kung bakit buo kayo, bakit confident kayo. Ito ay dahil kay Kristo. And He will not let you down. Tayo po ay magdasal, mga kapatid. Pagdarasal ko pong una yung mga taong hindi pa po sumuko sa Panginoon. Kilala nyo si Jesus, you know Jesus, but you've never really said, Jesus, you are my Lord and my Savior. I want my life to change. Gusto kong magbago ang buhay ko. And that can only happen if I give myself to you. Jesus, I want to put my faith in you. If that is your prayer, unang beses mo pa lang itong gagawin sa buhay mo, pero ngayon, malinaw sa'yo na ang gospel na matay si Jesus para sa'yo, tinubos ka niya sa kasalanan mo, at ang gusto niya sa'yo ay maligtas at magkaroon ka ng buhay na walang hanggan kasama siya. I'll give you this opportunity. If you want to receive the gospel, habang nakapikit po kayong lahat, ha, walang nakatingin, if you want to receive the gospel today, I want you to raise your hand because I want to pray for you. If you want to receive the truth, gusto mong i-embrace si Lord at sabihin kay Lord, Lord, susuko ko yung buhay ko sa iyo. Simula ngayon, Lord, susunod ako sa iyo. Alam ko mahirap, pero Lord, walang imposible sa iyo, kaya mong baguhin ang buhay ko. We see those hands. Those hands that are raised right now. Habang kayo po nakataas ang inyong kamay, can you pray with me? Sa puso po ninyo, sabihin nyo ito, Panginoon, God, I am really sorry. I repent from all my sins. But Lord, I thank you because you saved me. Maraming salamat sa pagligtas mo sa akin. Binayaran mo lahat ng mga pagkakamali ko. Tinubos mo ako, Lord. And so today, I declare that you are my Lord and Savior and I will follow you for the rest of my life. Mga kapatid na nakataas ang kamay, kung pinagdasal niyo yan ngayon, welcome to the family of God. I would want those of you who raised your hands to stand up. Stand up. And then yung mga katabi po nila, allow them to feel that the family of God is with them in this decision. So kung kayo ay Kristiyano na at talagang tinanggap nyo na si Lord at confident na kayo sa faith ninyo, pwede nyo bang hawakan o i-extend yung inyong mga kamay dito sa mga taong nakatayo and let us pray for them.
Lord Jesus, protect them. Lord Jesus, bless them. Lord Jesus, be with them and change their lives in Jesus' name. Lahat po tayo ngayon ay tumayo. Ang hamon sa ating lahat, ngayong araw na ito, we know, we believe, and we live the gospel. So our prayer for today is this. Jesus, will you open doors? Bigyan niyo po kaming lahat ng pagkakataon. Sabihin sa iba kung gaano kakabuti, kung gaano nakakamangha ang iyong ginawa, kung gaano mo kami minahal, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa amin para ipakalat ang mabuting balita that Jesus saved us from our sins, that He redeemed us, and that He promised us eternal life. Jesus, we put our faith in you and we pray all of these things in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. Lahat po tayo magsabi ng Amen, Amen, at Amen. Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Gerald Pilarta mula sa CCF Communications at kasama po natin ng ating speaker na si Paul De Vera para sagutin ang inyong mga tanong. Paul, para sa ating unang question, kasama sa certainties of the gospel ang certainty of forgiveness. May mga tao na alam nila sa isip ang importante ang forgiveness, pero nahihirapan pa rin silang i-forgive ang taong nanakit sa kanila o minsan ang sarili nila. Paano nila maisasabuhay ang certainty of forgiveness ng Panginoon sa kanila kabila ng mga challenges na ito? Totoo yan. Marami pong tao, maraming mga tao kapag sinabi mo sa kanilang napatawad ka na ni Jesus, namatay siya para sa mga kasalanan mo, nagiging bihag pa rin sila or prisoners pa rin sila nung sin na meron sila. Ang kailangan po nating malaman dito, yung dugo na dinanak ng Panginoon o binigay ng Panginoon sa pagkamatay niya sa krus, sapat na kabayaran yon sa lahat ng ating mga kasalanan. Binayaran lahat ng ating mga pagkakamali. Ngayon ang tanong, do we live that forgiveness out? Many of us, we don't live like forgiven people. Bakit? Kinukulong natin yung sarili natin sa mga struggles o sa guilt natin o sa mga pinagsisisihan natin. It's time to step out of your prison and to really receive that forgiveness. Jesus taught that in Matthew 18, forgive 70 times 7. That is how patient our God is. So you can confess your sins to Him and He will be faithful and just to forgive you. So ano pong ginagawa nun? Binibigyan kayo ngayon ng confidence na napatawad ng Panginoon ng mga kasalanan mo, hindi mo na kailangan balikan ng buhay ng kasalanan bagkus tumayo ka na sa buhay ng katotohanan. Napakagandang sagot nun na Brother Paul. No? So para sa ating second question, para sa mga taong gustong ibahagi ang truth ng resurrection sa iba, pero natatakot bilang hindi sila maalam sa mga historical facts, at mga evidence tungkol dito. So, paano sila magkakaroon ng confidence para i-share din si Jesus? Mga kapatid, hindi po natin kailangan maging eksperto para ipagsabi itong nangyaring ito. The gospel is very simple and that's what we discussed in this message, that the Lord Jesus was crucified, He died, He was buried, and He rose again. And there were witnesses. Itong simpleng kwentong ito, na it stood the tests of time. Yun lang yung babahagi mo. Pero ang pinaka-importante sa gospel sharing, anong ginawa ng gospel na yon sa buhay mo? Mga brothers, mga sisters, yung buhay natin, ang pinakamalinaw na Bibliyang makikita ng mga tao. So, are we able to show that our hope is in Christ? Are we able to show that our joy is in Christ? Kung kaya nating ipakita yan sa iba, huwag kayong matakot sa hindi nyo alam o sa kulang na kaalaman ninyo, dahil ang Panginoon ang magsusuporta sa inyo at magbibigay sa inyo right at that moment kung anong dapat mong sabihin. Amen. Ang ganda nun na talagang kailangan mag-depend tayo sa Lord. Yes. Eh, no? Na huwag tayo mag-rely sa sarili nating kakayahan. So para sa ating question number 3, masama bang magkaroon ng personal doubts tungkol sa resurrection or kay Jesus dahil hindi naman natin ito nasaksihan
sa kasalukuyan. Alam mo, naalala ko dito ay si Thomas. Mm-hmm. Hindi kasi siya kasama doon sa mga unang nakakita kay Kristo. So nung nakasama niya na yung mga fellow kadi group niya, ang tanong niya, ayoko maniwala, hindi ko nakita eh. Mm-hmm. Di ba? Hindi ko nakita eh. Anong ginusto niya? Gusto kong makita. At nagpakita ang Panginoon sa kanya. Pinahawak ng Panginoon yung kanyang mga kamay. At anong sinabi ni Jesus doon? Blessed are those who have not seen and yet they believed. Grabe po ang pagpapalang ibinibigay sa mga taong willing maniwala kahit na hindi pa nila nakikita. And ang importante doon is faith, pananampalataya at pagtitiwala na yung sapat na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita ay masasandalan mo at yun talaga ang confidence mo. Kahit di mo siya nakita face to face, alam mong dineklara sa truth niya that He is alive. Then let that faith tide you through all your challenges, through all your fears and doubts. Okay lang magtanong, okay lang magdoubt, but make sure you find the answers in Scripture. Buklatin mo ang Biblia at kilalanin mo siyang mas maigi dahil siya ang sagot sa lahat ng tanong. Praise God. Nakaka-bless yung answer mo na yun, Paul. At maraming salamat sa pagsagot ng aming mga katanungan. At bago po tayo magtapos, ang IDC or Intentional Discipleship Conference ay magaganap sa January 25 to 27, 2024. We have exciting plenary speakers at workshops na nakahanda para sa inyo. Maaari kayong bumili ng inyong ticket sa ground floor ng CCEP Center or via idc.org.ph. And that's it for our CCEP Sunday Fast Track. God bless you guys.